pa man na ibabalik ang basurang galing Canada, may nadiskubre na namang mga dimanoy imported na basura. Sa pagkakataong ito, galing naman ang Australia at nakita sa isang pantalan sa Misamis Oriental. Depensa ng kumpanyang nagpasok ng shipment sa bansa, hindi ito basura kundi sangkap sa paggawa ng simento. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si June Veneracion. June? Jessica, pitong container ang gustong ipabalik ng Bureau of Customs sa bansang Australia. May 7 ang dumating ang shipment sa Port of Tagaloan sa Misamis Oriental. Pero sabi ng importer ng shipment, hindi basura, kundi alternative fuel ang nakahold na kargamento. Nang buksan ang mga container na ito galing Australia, mga malalaking sako na kulay asul ang nasa loob. Nang butasin, ito ang nakitang laman. Ito, no, ang nakapasok sa ating basura galing sa Australia. Kayong umusga kung ito ba ay makabubuti o hindi sa ating bayan. Straight from Australia, Municipal Waste of Australia. Dahil sa mga posibleng paglabag sa customs at environmental laws, nakahold ngayon ang 7 container galing Australia sa Mindanao Container Terminal sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ang broker ng naharang na shipment na ito, siya ring broker ng mahigit 1,000 toneladang basura mula naman sa South Korea na dumating din sa Tagaloan, Misamis Oriental noong July at October 2018. The broker has to answer a lot kasi ang dami niyang pagkakamali sa kanyang pagdedeklara. Sa initial report ng mga taga Environmental Management Bureau ng DENR, isinalarawan nila ito bilang shredded municipal waste o pinagpira-pirasong basura. Ang idineklara sa Customs, Processed Engineered Fuel o PEF at Municipal Waste na ipinasok ng cement company na Holcim Philippines Incorporated. Ang PEF ay isang alternative fuel sa paggawa ng simento na mula sa pinrosesong basura. Kasama kanina ang mga kinatawan ng Holcim Philippines sa pag-inspeksyon sa kanilang kinukwestiyong kargamento. For us, this is really not garbage. This is low-grade fuel or process-engineered fuel. Kahit anong gawing rason dyan, nasasabihin panggatong siya, the fact na basura yan, ban item yan. Matagal na raw gumagamit ng PEF ang Holcim kapalit ng coal fuel. Sa ibang bansa pa raw kumukuha ng PEF ang Holcim dahil wala raw may pasilidad dito sa Pilipinas. So ito, sorted, piling-pili. The sources as well are non-hazardous. Isa sa ilalim sa scientific test ang nakahold na shipment na ito galing Australia para malaman kung ito ba talaga ay processed engineered fuel o ordinaryong municipal waste lamang. Ang magiging resulta ng pagsusuri ang siyang magiging basihan ng Bureau of Customs para matukoy kung sino ba dapat ang managot sa batas. Para sa Eco-Waste Coalition, malinaw na basura ng mga banyaga ang nakapasok na naman sa Pilipinas. Mas mabuti na ibalik sa Australia itong mga inangkat na residual garbage. Iniimbestigahan na ng DENR Central Office ang shipment. Jessica, may nakuha ng team of independent experts sa Bureau of Customs na siyang susuri sa nakahold na shipment mula sa Australia. Sa susunod na linggo, inaasahang magsisimula ang eksaminasyon. Jessica? Pero, Vene, June, tama ba na yung itsura nitong basurang ito na galing ng Australia? Parang nakabloke at parang processed na nga. No? Hindi katulad ng basura na galing ng Canada na talaga namang disposable diaper, mga kung ano-anong mga kalat. Ito parang maayos ang itsura. Tama ba? To be fair, dun sa importer Jessica, yung Holcim Philippines Incorporated, ay talaga naman masasabing hindi yung kagaya ng Canadian trash, hindi rin yung kagaya ng South Korean trash na dumating din dito sa Misamis Oriental. Yung Canadian trash, doon naman yun sa area ng Port of Manila or sa MICP. Ano? Ibang-iba, yung amoy din, actually nakalapit nga tayo ng dikitan doon sa shipment na yun ng basura at hindi naman ganun kalakas ang amoy. Pero nung una itong binuksan, days before, nung initial team of experts naman mula sa Environmental Management Bureau ng DNR, ay nakalagay doon sa report nila talagang umamoy. Nangamoy ito na parang ordinaryong municipal waste. Pero ibang-iba doon sa kagaya ng mga nakita nating shipment ng una, ng basura na talagang nanggigita tayo loob, may mga latak na sa loob, Jessica. Kasi
binibigyan ba ng halaga yung proklamasyon ng Holcim, yung mga opisyal ng Holcim na gagamitin nila ito bilang fuel sa kanilang ginagawang semento? Mukhang pinaniwalaan ba ito, June, o parang hindi? Ang problema kasi dito, Jessica, ang mga opisyal ng Bureau of Customs dito sa Port of Tagaloan, nagbabase dun sa papel, dun sa kanilang import declaration, dun sa kanilang customs declaration, at nakalagay dun yung medyo nagko-conflict nga na declaration, dalawa ang nakalagay, municipal waste at saka processed engineered fuel, walang nakalagay na ganun sa taripa ng Bureau of Customs. Yung kanilang taripa, yun yung kanilang parang Biblia na rin ng Bureau of Customs. Doon nila pinagbabasihan kung ano yung pwede at kung ano yung hindi pwedeng pumasok sa ating bansa, Jessica. So doon nakafocus ngayon yung Bureau of Customs. At ang kanilang tingin dito ay may mga paglabag sa customs laws, yung importation na ito ng basura nga mula dito sa bansang Canada. Okay, Jessica. I may be wrong. Rather, sa Australia, Jessica. I may be wrong, June, no? Kasi recently, no, several months ago, may nabasa akong balita sa dyaryo, sa financial pages actually ng mga dyaryo, no? Hindi ko alam kung press release yun o talagang article, no, balita na sinulat nung dyaryo nga nabasa ko na ang San Miguel Corporation may balak gumawa ng kalsada out of trash, no, yung basura ang gagawin nilang, o plastic yata yung gagawin nilang component nitong itatayo nilang kalsada. And recently, ang San Miguel ang naka-acquire ng Holcim Philippines. So hindi ko alam kung may connection ito dito sa basurang dumating ngayon diyan sa Misamis, June. Yung siguro nga kung sakaling gamitin nga sa paggawa ng kalsada, Jessica, no? Kasi ang pinupunto naman dito ng customs din at ibang yung nakausap natin ng mga local stakeholders dito sa Tagaloan, Misamis Oriental, yung punto nila, bakit mo pa kailangan mag-import? Assuming na ito'y processed nga na garbage itong naipasok dito, bakit kailangan mo pang mag-import ng ganitong basura? Eh, sa ating bansa nga lang, sa namakmak na ang basura, makikita mo nga dito, very evident yung problema na yan dito sa mga area na ito ng Mindanao, itong problema sa basura. So bakit kailangan ka pang mag-import? Eh, dito nga sa namakmak na yung problema. Kung yan namang gagamitin sa daan, talagang basura natin, basura nating mga Pilipino, ay siguro maganda at makakatulong, pero ito kasi ang question, bakit kailangan pa lumabas? Nakadagdag pa sa problema natin dito sa atin, Jessica. Okay. Keep us updated. Importanteng balita ito. Bakit ba tayo nagiging tambakan ng basurang imported? E gayon nga, sabi mo, ang dami nating basura sa mga kanal natin. Yan pa ang nagiging cause ng baha. At pati yung karagatan natin, di ba? Yan ang ikinamamatay ng napakaraming sea creature. E yung iba nga, endangered na nga. Nakakalulun pa ng mga plastic at ng kung ano-anong basurang itinatapon natin sa ating mga karagatan. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.